Good morning! So today is our second day here in Japan. And for today's vlog, we will explore Kobe. So medyo pang malakas yung outfit namin today. Kasi sobrang lamig ng pupuntahan namin. Legit. Yes. So abangan nyo later kung ano yung mga activities na gagawin namin and kung saan kami kakain. So yeah, let's go! Gumamit ng Hanshin Pass pag ayaw. Yung Aikoka? Aikoka muna. Tama. Okay. Mga more than 1 hour yung biyahe namin from Osaka to Kobe via train. Hindi na siya masyadong nahihirapan mag-navigate ngayon kasi may pocket wifi na. In fairness naman dun sa pocket wifi, okay naman. Malakas naman yung signal niya. Nawawalan ba tayo ng signal? Oo, kasi doon medyo mataas yung pupuntahan namin. Pero so far, habang nag-ikot-ikot kami dito sa Osaka, wala naman kami naging problem. So, approved siya. Pansin ko lang dito guys, sobrang daming Family Mart. Parang bawat kanto, bawat liko mo, puro Family Mart. Wala pa ako yata nakitang 7-Eleven dito. Or ibang ano, convenience store. Mostly, Family Mart and Lawson. Pero grabe yung convenience store nila. Lahat ng kailangan mo nandun na. Shinsaibashi Station. Ayan guys, pagka naubusan kayo ng load sa ano nyo, mga card nyo, pwede kayo mag-reload sa mga train stations. From Osaka guys, pupunta kami ng Umeda Station. Tapos, mag-transfer lang kami ng line sa Hanshin Line. Papuntang Mikage na to, no? Hindi pa. Lilipad pa? Dami pa. Dito sa Hanshin Line guys, pwede na namin gamitin yung Hanshin Tourist Pass. Yes, sir. Nabili namin to guys via Klook, so pwede namin siyang gamitin papuntang Kobe. So guys, nung binili namin to sa Klook, ang pick up ng Hanshin Tourist Pass namin is sa may Umeda na, sa may Hankyu Tourist Information Center. Tapos pala guys, before, yung Roko Tourist Pass, pwede nyo mabili sa Klook. Tapos meron din dapat siya sa Hankyu Information Center. Kaso sabi nila, hindi na daw sila nagbebenta ng Roko Tourist Pass. 1 year na yata. So iba na daw yung pass na binibenta nila. So malalaman natin mamaya kung ano yung pass na pwede namin bilhin pagdating dun sa Mikage Station. Cute na ko po nila! Awe? Oh! Ayun na, naiikot yung isang upuan. Nababaliktad. Tapos pwedeng kabilang side. So pagka, ito na kasi yata yung last station. From dun sa ano siguro, sa may Kobe. So dahil last station to, pagka papunta naman ulit dun, ibabaliktad mo lang yung upuan. Para hindi ka matataob pagka nag-break. Sasabay ka dun sa kung saan siya papunta. Kung saan yung direction na papunta, dapat dun din direction ng upuan. Hi guys,
So, nandito na kami ngayon sa Mika Gas Station. And then from here, bibili kami ng pass that we can use to Mount Rocos. Ay, today. Today. Ah, okay. So, dumaan mo na kami ng pharmacy ni Dee kasi nagkakaroon siya ng allergic rhinitis. Tapos, napansin yata nung mga staff dito na hindi namin alam kung ano hahanapin tsaka kung saan kami bibili. Nilipitan nila kami mismo. As in, sobrang accommodating nila. Tinatanong nila kung anong kailangan namin. Though actually, hindi ko naman naiintindihan. Pero parang ganun yung feels. Parang tinatanong nila kung anong kailangan namin. So, nag-uusap kami via translator sa phone. May sukli ka pa? Wala na. Sobrang bait ng mga staff nila, no? Okay. Lumapit pa sila sa atin. Pero parang may nakapila sa unahan natin. Okay. Pero siguro nakita nila na turist tayo, tapos nahirapan tayo maghanap. Nilapitan pa nila tayo. Hindi ko alam kasi kung ano yung ano eh. Yung gamot na hahanapin doon. So from here sa Mikagi Station, magbabus kami going up to Mount Rocco. So kasama na siya dun sa pass na binili namin. So yung total nung pass na nabili namin, kasama, round trip na siya eh. Kasama na rin yung use ng public onsen. So hindi namin pwede na hindi isama yung public onsen. Wala daw ganun. So pagkabili nung pass, kasama na talaga siya. So 4,800 yen for two. Bus 16. Guys, so we're already here at Rocco Cable Car. So, since under repair nga tong cable car, ito di dapat yung sasakyan namin. Pero, ang sasakyan namin is bus going up. So, may schedule ng bus na umaakyat papuntang Mount Rocco. And, 12:30 pa lang. So, mga 1 p.m. 1 p.m. yung next na bus na aakyat. So, mag-antay lang muna kami dito saglit. Doon na siguro kami magla-lunch. Kasi, dito sa may Rocco Cable Car sa babaw, walang malapit na kainan. Tsaka kung meron man, yung lalakarin namin kasi hindi patag yung daan. So, mahirapan kami bumalik. So, papakita namin sa inyo kung ano yung mga pwedeng or yung mga choices na makakainan nyo doon. So guys, kung available yung cable car, usually yung paakyat, it will take you 10, siguro mga 10 to 15 minutes pataas. Pero dahil nire-repair siya ngayon, bus lang ulit. So medyo hassle kasi mga ilang lipat kami ng bus paakyat. So kami medyo inabot na kami ng almost 1.5 hours. Hindi pa kami nakakarating dun sa taas. Make sure kapag gagawin nyo to, mag-alat na lang kayo ng isang araw na dito lang kasi may mga times na hindi nyo na-expect na may mga ganitong pangyayari. Like for example, Kobe, tapos lilipat pa kayo sa ibang lugar, tapos nakaschedule kayo doon, tapos nakapag-book na rin kayo. So parang sayang pag di kayo umabot doon sa schedule mo. As usual, na-late na naman kami ng gising. Bukas gigising na talaga ako ng maaga. Kasi laundry kasi kami. Nahirapan pa kaming i-ano yung laundry. Hindi namin alam kung paano gamitin. Add pa ng time yung ita-translate namin via phone, ganun, para lang makita namin yung instructions kung paano siya gamitin. Diba yung binili namin na ng mga heat-tech. Siyempre, pag ginamit mo rin yun, baka makati. Oo. Tsaka, guys, pagka bumili kayo ng mga heat-tech na inner, make sure alam nyo yung instruction kung paano siya i-wash. So, nakita kasi namin sa Google, hindi siya yung regular washing na katulad sa mga damit natin, ganon. Yung everyday clothes natin. Yeah. So, yun lang yung downside nung sobrang pagtitipid namin. Medyo naubos yung oras namin ng bahagya. Sa paglo-laundry. So medyo napuyat kami doon. Oo. Ida-dry pa namin, ganun. Pero ang laki na natipid namin. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie. Laying right beside me, I don't mind when it's just us two. So from Mikage Station, 3 bus
yung sasakyan namin, paakyat ng Mount Rojo. Pero usually naman kasi kung okay naman yung cable car, hindi naman ganito katagal yung travel time nyo. Last bus na to. And then, mamaya papakita ko na sa inyo yung Mount Rojo. Oh, lamig! Lamig! So, Mount Rojo Snow Park is yung pinakamalapit na nakita namin na ski resort sa area namin. Tapos, hindi siya totoong snow, artificial snow lang siya. Pero syempre, kung gusto nyo ma-experience yung mga snow activities, pwede nyo i-add to sa itinerary nyo. Excited na akong bumalentong. So, dito sa Mount Rojo Snow Park, bibili lang tayo ng ticket. Magkano yung ticket? 1-2 each. For the ticket. So, hindi pa siya inclusive dun sa pass na nabili nyo sa Mikage. So, ito may kainan dito sa may Mount Rojo. Ay, ang ganda ng view niya! Oh my God! Anyway, kain muna tayo. Kasi gutom na kami. So, ito yung mga food dito sa Alpen Rose in case gusto nyong kumain dito. Guys, yung lamig dito, kakaiba. Grabe, sobrang lamig. Bala ko pa naman mag-trench coat lang. Sa mataas na lugar din siya, nasa mountain. So, medyo expected ko na rin na mas malamig siya compare na nandun kami sa Osaka. So, kung di kayo marunong mag-ski, meron naman dito na guide. Or pwede kayo mag-avail ng lesson, if ever. So, kami hindi pa namin alam kung mag-ski kami. Kasi nakakatakot. Parang ang dali-dali lang niya gawin, no? Pagka pinapanood mo sila na nag-ski. Pero pag nandun ka na sa actual, feeling ko, ang hirap. Kain muna kami ngayon para may energy. So, order ako ng roasted beef with rice. And then, si Hardy, parang Japanese sukiya. Ay! Si ate bumalantong. Naku, ako din yata mamaya. Diba, hindi nyo na kailangan lumayo pagka gusto nyo na ma-experience yung snow. Wow. Actually, hindi pa kami pareho nakakita ni Hardy ng snow. Balak namin dapat magsasaporo kami. Kumbaga, tatanggalin na namin yung Kobe trip. So, kukuha kami ng flight from Osaka to Sapporo para lang ma-experience yung snow. Yun nga lang, kinansel namin kasi hindi na kaya ng oras. And feeling namin kapag kapinilit namin, baka manginig kami doon kasi hindi nga kompleto yung clothes namin. Kasi diba dapat merong specific na clothes for winter. Hoodie nga lang dala namin. Oh, hoodie nga lang yung dala namin. Baka pagdating namin doon wala na. Natanggal na yung tenga ko. Sobrang lamig. Sayang din yung gagastusin namin kasi kung bibili kami ng winter clothes for only one day, diba? Parang hindi sulit. Eh, medyo mahal ang winter clothes eh. Kailangan kumpleto. Meron kang bonnet, meron kang protection for your ears, gloves, boots, hindi pwede yung regular shoes lang sa snow, sa totoong snow. Kasi otherwise, madudulas ka. Ang dami mong kailangan na gears, ang dami mong kailangan na accessories pagka pupunta ka sa lugar na ma-snow. Kaya siguro next time, guys, mag-aalat kami ng time na Sapporo trip lang. Yung pang winter lang talaga, yung may snow lang, yun. Yun lang talaga yung pupuntahan namin. Wow. Laki ng order mo! That's it! Ang cute to, parang gulalo. Pero mainit-init pa, may sabaw kasi siya. Sabaw. Oh, wow, sarap. Tadaan! Tapos na yung beef. Rice na lang. Kap ng noodles niya, pero sabaw. Malasa.
Lasang gyudon. Parang ganun. Ang ganda ng view dito from... from dito sa restaurant nila. Pati na yung chicken niya. Thin lang yung ano niya. Yung coat niya. So, kakatapos lang namin mag-lunch. And then, tatanong muna namin kung pwede na sled lang yung gagawin namin. Or sled lang yung i-rent namin. Kasi pag ski, pag magsiski kami, kailangan namin i-rent lahat ng gears. So, pag nirent namin lahat ng gears, maabot ng mga 6,000 yen yung rental. Tapos ilang oras lang namin marirent. Pero kung ayaw nyo rin mag-risk, pwede rin naman na hindi na kayo mag-ski. Nakita kami yung pangapang slide. Sana pwedeng yan lang. Tapos sana pwedeng ganito lang yung getup namin. Kasi slide lang naman. Wow! Oh my god! Ganito ba yung feeling pag nasa freezer? Parang maninigas yata kami dito. Yan pang ano yan? Pang mga yung naka-shoes na pang-ski. Kasi pababa. So, iba yung area ng ski, pag magsiski, or iba rin yung area ng pag magsisled ka lang. Malaki pala siya. Oh, I don't know. Wow! 1,500 yung sled. Mm. Tapos yung gloves. 1,500 yung... Sure! Magsalita na lang kayo guys pagka ano, pagka sa sled. Baka kasi mamaya mga ilang sled lang hindi ka na natutuwa eh. Parang alam mo yun, pagka ilang sled lang, parang sa una masaya, ganyan. Parang kayo, sa una lang masaya. Oh wow. Oh, ayun o, may nagsasaboy ng yelo. Yan yung ice maker nila. Kasi hindi siya natutunaw no, kahit maaraw. Kasi nga sobrang lamig. Alam mo yung feeling na naghawa ka ng yelo na matagal tapos mamamanhid yung kamay mo. Ganun na nangyayari. Ay, ang good! Oo. Tamaan mo yung bell at saka yung gong. Ah. Using yung snowball. Ay, doon tayo. Tinay ko lumiko eh. Ah, wow, ski. Ski yan. Uy, bakit tumakbo? Baka madulas. Pag-instant mo siya konti, didiretso ka na eh. Parang titigil na. Wow! Ay, may ano pa dun oh. Huh? Pero di na ano dun, di na sled. Parang snow activities lang. Buka ka lang ng snowman. Sa likod gatas ano? Ay, umanda! Hindi naman. Kailan sabay tayo? 1, 2, 3. Ay, baby. Okay, okay. Oh boy, wait lang, wait lang. Malapit lang. So bad. Hey, I'm so
It was at this moment that he knew he fucked up. Masaya. Ba't naman, ba't naman yung mukha mo ang ginawa? Akala ko magseseparate siya. Hindi pala. Nung pababa na siya, nakita ko mo pa rin. Oh, cute. I'm a snowman. I'm a snowman sila nila. Good. Pa-picture. Wow. Hola. So bad. So, kakatapos lang namin dito sa Mount Ruoco Snow Park. And, grabe, sobrang saya ng experience namin. Para ka lang nagsaslide sa playground. Alam niyo yun. Tapos parang ang sarap bumalik sa pagkabata. Basta ang saya. Wala akong masabi. Ang lamig-lamig din. Kailangan may protection kayo sa hands. Kasi nga, yung snow dito is parang, alam niyo yung yellow sa freezer, ganun. Tapos, medyo crystals pa siya buo-buo. Ang expected ko, akala ko parang sobrang fine niya. Na parang powdery yung snow dito. Alam mo yung parang nagkudkud ka ng yelo dun sa freezer nung bata ka pa. Alam ko naman na hindi lang ako ang gumawa noon, pati kayo. Ikaw, ginawa mo rin ba yun? Aminin mo. Siyempre. Dati yung nitikman pa natin, okay, nilalagay natin sa mukha natin. Yung mga makalumang rep, di ba? Mm. Sa mga, ano dyan, baka mga kids pa kayo. Pero yung mga lumang rep. Yung mga lumang rep, di ba? Yung hindi yung, na oo, manual na dinidefrost. Kailangan mo yung defrost. Na, oh. Ang dami ng, parang ice age na sa taas, tas sa tabi. Kapal ng yelo. Oo. Oh. So kinakayod namin yun ng bata kami. Ngayon kasi mga rep na ano, auto-defrost na siya. Wala nang defrost eh. Kumbaga siya nabahala, 'di ba? Wala nang gagawin. Dati kailangan tanggalin mo lahat ng mga isda doon, 'di ba? Tapos hindi mo siya gagamitin muna, papatayin mo muna siya. Ganoon. Gabing lamig ng yelo, maninigas mo kami mapag wala kang gloves. Oo. So yeah, ganoon. Tapos nakita din namin yung sa ski, guys. Sobrang tarik niya. Beginners ano pa lang 'yun, ha. Yung parang beginner's trail. What more kapag ka nandun ka na sa mga bundok na nagsusnow talaga, grabe. Parang mas nakakatakot pagka yung nasa totoong may snow ka na. So, ayun lang. Sobrang saya ng experience namin dito, guys. If ever saya na pupunta kayo sa Kobe and naghahanap kayo ng ibang activities, pwede nyong itry din tong Mount Ruoco Snow Park. Tsaka ano, tsaka meron pa siyang bonus pag meron kayo nung ano, nung Ruoco Sun Excursion Pass. Yun yung bagong tawag dun sa ano. Hindi na Ruoco Tourist Pass. May kasama siyang Arima Onsen. So yes, parang kunyari, tapos na kayo naninigas-nigas na kayo. Pwede kayo mag-onsen. I-onsen yung mainit na parang ano. Parang sauna na nag-ano ka. Parang ganun tubig. Tapos ano, kaso hindi na kami aabot kasi meron pa kami pupuntahan. Na-try namin humabol. Pero sa sinasabi nga kanina sa amin yung guide kung gusto ba daw namin mag-onsen pa. Sabi namin hindi na kami. So may public onsen sila dito, guys. And dapat, alam niyo yung mga rules bago kayo pumunta sa onsen nila. So yan, nandito na yung bus. Pababa. Dahil may hinahabol kaming schedule sa isang restaurant. Ganda. Sobra. Ang ganda ng pagkakaano ng sky, oh. Parang nahating siya.
That's all for my Japan vlog. Please don't forget to like, subscribe, and follow me on my social media accounts for daily updates. And I'll see you guys on the next one.